Hindi lamang pansiguridad kundi pang mental health din daw ang sinusulong ng mandatory ROTC or Reserved Officers Training Corps sa kolehiyo. Masusubok daw nito ang hanggalan ng kakayahan ng mga estudyante na magpapalakas daw sa kanilang katawan at pag-iisip. Makikita natin, Mr. Chairman, na talaga yung ROTC program, napakalaki ng magagawa po nito dahil kasi the students will be trained to the limits. By vocation ako po, mahilig po ako magturo. Eh, nakikita ko po yung ROTC program, the military training program. Experiential po ang training niya. Yan ang pagkakaiba po ng tinatawag natin sa NTCP. Kung isa namang medical expert ang tatanungin, walang siyentipikong basehan para sabing solusyon sa mental health ang ROTC. Katunayan, maraming sundalo nga raw ang dumaraan sa mental health problem. Narito ang aking report. ROTC na nga ba ang solusyon sa problema sa mental health ng ilang mga kabataan? Kung si Defense Secretary Carlito Galvez Jr. ang tatanungin, makakatulong daw ang ROTC. So yung sinasabi natin, yung mental problem, it can be cured kasi yung frustration tolerance ng isang tao tataas. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa Mandatory Reserve Officers Training Corps o ROTC sa kolehiyo, iginiit ni Secretary Galvez na makakatulong ang ROTC training sa mental health ng mga estudyante. Sa ating training, karamihan po sa ating mga sundalo, they are trained as mentor, as leader, and also as counselor. Because of the counseling, nagpapago po yung tao. Sang-ayon sa kanya si Subcommittee Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung wala akong training sa ROTC, wala akong training sa PMA, eh baka tumalong na ako sa building. Nagpakamatay na ako dahil mababa yung aking tolerance, yung level of tolerance ko sa pag-address ng personal problems. Pero giit naman ng medical expert na si Dr. Tony Liachon, baka nga maging dagdag stress lang sa kabataan yan. Nag-K-12 na nga raw, may mandatory ROTC pa. It will burden your education system. Definitely, it create mental stress for you kasi time management siya. Now, iba't iba kasi ang response ng tao eh. Giit ni Liachon, wala raw sapat na scientific evidence na nagsasabing makatutulong sa mental health ang ROTC. Kung tutuusin nga raw, 20% ng mga sumasa ilalim sa military training ang nagkaka-post-traumatic disorder. I have seen a lot of post-traumatic stress disorder. Very common among military personnel. Dami ko mga pasyente. Because of isolation and social problems, anxiety. Kung ibabase anya sa siyensya, epektibo para sa mental health ang pag-ehersisyo na sakop naman ng physical education. Magugunitang nabalot ng kaliwat ka ng isyu ng karahasan at korupsyon ng ROTC program, kaya ibinasura ang mandatory ROTC, kasunod ng pagkasabatas ng National Service Training Program o NSTP Law noong 2002. Sa ilalim nito, kasama na lang ang ROTC sa tatlong NSTP components na pagpipilian ng mga estudyante, kabilang ang Civic Welfare Training Service at Literacy Training Service. Pero ngayon, muling isinusulong ang mandatory ROTC sa kolehiyo. Maging ang Commission on Higher Education o CHED, suportado ang pagpapatupad ng mandatory ROTC. Hindi na raw kasi nila nire-rekomenda ang pagpapatuloy ng NSTP dahil nakita raw nilang hindi maayos ang implementasyon nito. Ayon naman sa Department of National Defense, hindi naging epektibo ang NSTP para magturo sa mga estudyante ng pagmamahal at serbisyo sa bayan. Kabilang sa mga pabor sa mandatory ROTC, si National Youth Commission Chairman Ronald Cardema. Kailangan mo yung mga henerasyon na i-depensa yung bansa. Ano mangyayari sa atin? Mahihina na lang tayo dito sa Southeast Asia kapag hindi natin ginawa yun. Buti po Singapore. Kasi mas maliit pa sa Metro Manila pero mas ready pa mag-occupy yung bansa nila. Pero kontra riyan ang Akbayan Youth. Alam po natin, nakikita po natin ang rason ng ibang mga bansa na nasa gyera kung bakit may military training sa kanilang mga sibilyan. Ngayon po, ang Pilipinas ay wala sa gyera. Kahit sa ating pagdepensa ng ating karapatang mamuhay sa West Philippine Sea, hindi gyera ang naging susi. Sawagin natin sa Hague Tribunal. Ang pangulo na natin mismo, si Ginoong Marcos, ang umamin sa Davos na hindi military solutions.
Sabi ni Galvez, sisikapin nila makapagpatupad ng best ROTC program. Inirekomenda nilang magkaroon ng ROTC Management Committee na mamamahala sa implementasyon nito. Desidido naman si De La Rosa na irekomenda sa ilalabas na committee report ang pagbabalik ng ROTC. Kumpiyansa din daw siyang makakalusot ang panukala ngayong taon at posibleng sa susunod na taon, magbabalik ng ROTC sa mga kolehiyo.